Pupatay ka. Dito lang ako para panggapin ka at pahalagaan ka. Welcome to Pores Recap. Ang mga dapat abangan sa Batang Quiapo. Naging madugo at maaksyon ang pakikipaglaban ni Natanggol. Matapos ang malakas na pagsabog sa tulay, ay mabilis na tumakas si Natisay. Dahil nilagyan ni Natanggol ng tracking device, ang mga sasakyang kinuha ni Natisay ay mabilis silang nasundan ni Natanggol. Sanda kayo! Nasundan ka ba? Bilis! Nandito yung mga sasakyan natin. Wala kayong ititira. Mada kayo! Sa pagsugod ni Natanggol sa hideout ni Natisay ay naging mabangis ang mga ito sa pakikipaglaban. Nakita nila doon ang mga sasakyang kinuha ni Natisay. Hindi naman nagpatinag si Reggie sa pagsugod ni Natanggol. Naging matigas sa pakikipaglaban si Tisay. Anak, wala nga tasar to. Magkamataya na! Umuusok ang labanan. Sa hideout ay umalingaw-ngaw ang mga putok ng mga baril. Nagpalitan ng putok ng kani-kanilang mga baril ang dalawang grupo. Nagtagisan at matira kung sino ang matibay. Napatay ni Natanggol ang ibang tauhan ni Natisay. Naging maaksyon naman ang labanan ni Madonna at Tisay. Parehong magaling sa pakikipaglaban. Timbagang na hindi nagpatinag si Tisay. Nakakuha ito ng tiyempo upang mapatumba si Madonna. Nagkatutukan ng baril, nakita ni Divina na dehado si Madonna kung kaya't sumigaw ito. Sa bahay ng mga Dimagiba, nagkaroon ng konfrontasyon at patuloy na sinisisi ni Rigor si Marites sa pagkawala ng kanyang anak kay Lena. Ugot lamang ko na wala dahil sa'yo. Pagod na ako sa'yo. Lalong dumagdag sa tensyon si David. Ipinakita niya na hindi talaga niya kayang igalang si Marites. Ipinagtanggol naman ni Santino ang kanyang nanay. Pagod na pala eh! Hindi umalis ka na! Kapal talaga ng mukha mo! Tsaka pagod na pagod na! Pagtisa ka! Samantala, nakipagkita si Marites kay Ramon. Hindi napigilan ni Marites ang kanyang sarili na mapayakap dito dahil kailangan niya ng karamay. Ngunit lingit sa kaalaman ni Ramon na nakasunod sina Olga sa kanila. Ay, pupatay ka! Dito lang ako para tanggapin ka at pahalagaan ka. Marites, di ako. Nagngingit-ngit ang kalooban nito at nag-aalala sa posibleng mangyari na malaman ang sikreto nila ni David. Sumama si Marites kay Ramon at nag-usap sila sa simbahan. Papayag na ikaw ang masisira sa lahat ng pinaghirapan ko. Masugurin mo. Ngunit sa pagkakataong iyon ay sinugod ang dalawa ng mga tauhan ni Olga. Pinaputukan sila ng baril. Naging alerto naman si Ramon upang maprotektahan niya ang ina ng kanyang anak. Kita sa mukha ni Marites ang pagkatakot sa pakikipaglaban ni Ramon. Huwag ka mag-alala! Hindi ka mapapayaan! Salon! Dadamay po ba natin si Ramon? Kung kailangan kasama siya sa hukay, gagawin ko! Ramon! Sa kabilang dako, nang mawala na sa kanyang sarili si Lena, ay lalong nabuo sa kanyang isipan ang paghihiganti sa mga mahal sa buhay ni Marites. Kinuha niya ang isang patalim. Gagawin ko ang kahit na ano para maparanas ko rin ito kina Marites. Habang naglalakad si Lena ay nakita niya si Noy sa palengke ng Quiapo. Nagpapahinga ito at dinadamdam ang kanyang karamdaman. Ikinainis ni Noy ang kanilang pagkikita ni Lena. Pwede kitang sigahan. Ayaw magkakakilala. Nagdadama yan, di ba? Sino ang mawawala sa grupo ni Natisay? Matakasan kaya ni Ramon sina Olga? Ano ang masamang balak ni Lena kay Noy? Abangan pa natin guys ang mga exciting episode ng Batang Quiapo. Mabuhay at salamat po.